or Bloggers Conference this afternoon. Season 5. He has played various notable roles in film and television, including Juan in Juan Tamad, Bats Benzola in Meant to Be, and a lot more. He has been a part of the longest-running comedy gag show in the Philippines, Bubble Gang, for almost a decade now. This year, he co-hosted a comedy game show, Game of the Gens, and currently, he plays the role of young Pepito in the prequel series, Pepito Manaloto, Ang Unang Kwento. And after over a decade with GMA, he remains a loyal kapuso as he renews with GMA Art Center. Please all welcome SEF CADAYONA. Grabe naman. Napatindi ako lang sa mga inukay sa akin. Pero thank you, thank you. Thank you everyone for being here. I'm very, very happy to be here as well. And thank you also for celebrating this milestone with me. Yeah, and thank you, Steph. At para po sa lahat ng mga kasama natin ngayong hapon, please don't forget to use our hashtag. It's hashtag proud to be kapuso, SEF CADAYONA. Wow! Anip! Yes, and ngayon naman po, kilalanin natin ang ating vlogger friends na kasama natin ngayong hapon. Kasama po natin ngayong hapon, si Mr. Albert Abelido ng Chicanes. Ayun, oh. Mabuhay! Congrats! Hi! Thank you, thank you. Thank you very much. Mr. Allen Sengon ng Stars Photo. Mr. John Bueno ng Kumagaw. Hello. Hi, good afternoon. Hi. Thank you. Mr. Janelle Estelliore ng Cinema Bravo. Hello. Mr. Chad Solis ng The Manila Feed. Hi, good afternoon. Hi. Thank you for being here. Mr. Edsel Roy ng Stormometer. Hello. Mr. Nas Tabares ng Pelikula Mania. Hi. Thank you po for being here. Ms. Kate Adahar ng Random Republica. Congratulations. Hi. Hi. Thank you. Thank you. Mr. Zeng Bauto ng Su Business. At si Mr. MJ De Leon ng Beats. Yon. Yan, kompleto na po tayo mga kapuso. Muli magandang hapon po sa inyong lahat. And now let's proceed to our Q&A portion. Okay. The first question po will be coming from, first set of questions will be coming from Mr. Albert Abelido of Chicanes. Okay. Yan, hey, mabuhay. Hi. Thank you. Salamat. Yung first question ko is parang, because observing the path that you're taking, parang feeling ko somehow you're being pegged to be the next Michael V. How do you feel about it? Oh, nga eh. Of course, pagka nakakarinig ako ng ganyan, talaga nga naman. Nakakataba ng puso. Kasi just being, kahit yung fraction lang ng nagawa ni Kuya Bitoy, tapos na nakikita ako doon sa ganung path, nakakataba naman talaga ng puso. Pero yun nga, parang si Kuya Bitoy kasi is papakita sa amin niya yung daan. But it's up to us if we wanna make our own path as well. And I'm very fortunate enough na talaga nga namang kung meron kang hero, di ba? Meron kang idol o gusto mong makatrabaho, not just with showbiz eh, pero parang kahit sa anong trabaho eh. Ang saya, so ang swerte pagka talagang nakakasama mo siya. So yun, very grateful. And follow up lang on that. So parang somehow ba, parang did you see Michael V as a mentor? Na, parang mayroon ba kayong naging parang mentorship, mentor-mentee relationship in showbiz? May ganun ba? Of course, of course. And I think it's not just for me, but with everyone na nagsimula talaga mismo sa Bubble Gang. Kasi si Kuya talaga ang for the longest time naging creative director din ng Bubble Gang. So, of course, bukod sa mentor, he's also our boss. So, yun nga, para sa isang, especially before na nagsisimulang magpatawa sa industriya, maswerte kami na merong nagtuturo at gumagabay sa amin. At sinishare sa amin actually yung experiences niya para malaman namin kung ano ang gusto namin gawin para sa amin.
Okay. And last question, Seth. Yes, bro. Can you recall a specific instance in showbiz wherein you were very grateful talaga because GMA was there for you? Lahat kasi nang dumating sa akin, forever grateful ako eh. Sabi ko nga, as cliche as it may sound, galing ako starstruck. Totoo yung dream, believe, survive, ah. Totoo yung slogan na dream, believe, survive. Pero dito na lang tayo sa current. I'm very, very grateful na binigyan ako ng pagkakataon ng GMA na i-portray si Pepito. Kaya nandito tayo ngayon sa Pepito Manaloto, unang kwento. Yun nga, sineselebrate lang namin kahapon sa taping na ayun, we're up for another season. So we're very grateful sa lahat ng kapuso natin na nanonood at tumatangkilik sa Pepito. And para mabigyan ako ng ganang opportunity ng GMA and GMA Artist Center, sobrang thankful. Yan. Ay, congrats, Sef, and in fairness, talaga namang nagsusurvive ka in show business. Yes. Congrats and more power to you. Thank you. Thank you. Thank you, Chester. Thanks, Kuya Albert. Next set of questions naman natin will come from Mr. Zunel Estelore of Cinema Bravo na aking yes. Pagbasahin. First question niya po. Sinsan kita ni Michael para gumanap ni Young Pepito Manaloto? Ano ang mga learning mo mula sa kanya? At may time ba na napagalitan ka ni Bitoy? Si Kuya Bitoy, alam niyo sa tagal namin magkatrabaho, hindi ko pa siya nakita nagalit. So, yon yung dun sa napagalitan. Hindi. More on, paano ba? More on, parang, ano siya eh, parang, o next time, kung nakikita mong kaya mong gawin tong bagay na to, sige na, huwag ka na mahiya, gawin mo na. More on ganun si Kuya. Advice, actually. And in terms naman sa Pepito Manaloto, unang kwento, sa totoo lang, kinakabahan ako nung una kong natanggap tong project na to. Kasi syempre, I'll be portraying his iconic role, Pepito. So, yun ako, paano ko magagawin ito? Teka lang. Very, very blessed naman ako na talagang, not just with Kuya Bitoy, pero the whole team of Pepito Manaloto ay binigyan ako ng confidence. And talagang pag nasa set, sobrang ganda ng vibe namin. Ganda ng working environment. Doon sa mga antics ni Pepito, unti-unting tinuro sa akin ni Kuya kung paano. Especially since I'm portraying yung time ng high school to college life nila. So, yan. Thank you very much, Chester. Ito na po, pamain na lang kung ano po yung mga kailangan niyo po. Thank you. Ayan, thank you po. Second question to po. Yan. Sabi po ni kay Junel is, how is Bitoy as a mentor? Sino pong mga kapuso artist ang nakapag-mentor sa'yo at ultimately ay nakapag-contribute sa longevity mo sa showbiz? Ah, okay. Kuya Bitoy as a mentor. Actually, hahayaan ka niya kung anong gusto mong gawin eh. Papakita niya kung paano niya ginawa nung simula. Pero it's up to you kung gusto mo rin bang gawin yon o kung may nakikita ka na mas masasabi mong pang sa'yo. So, ganun siya as a mentor. Pero yung pag-boost ng confidence talaga nga namang nandyan. And not just for Kuya Bitoy but also for bossing. I've worked with bossing Vic Soto for several years. Napabilang ako sa mga shows na dito sa GMA. I can say na nakaka-proud kasi ang dami ko rin natutunan sa kanya na parang never underestimate
the humor of classics, parang ganun sabi niya. Minsan kahit ibato ko yung mga Genoco 7 years ago, matatawa yung mga tao ngayon eh. Bakit? Kasi timing. Yun ang kailangan mong matutunan. Yun yung lagi niya sinasabi sa akin. Timing. Saka kung meron silang common denominator na tinuro sa akin is to never stop learning. Kung ano yung sa tingin kong kaya ko nang gawin, pagbutihin ko pa, improve ko pa, kasi baka daw magulat ako sa kung anong kaya kong ibigay. Yun. And the last question na po from Kuya Junel. Nagkaroon ka ba ng regret sa showbiz career mo? Regret? Parang so far, wala naman. Kung may konti, siguro regret. Wala. I'm so sorry. Yes. Thank you, everyone. Leave na po ako. Pero regrets, wala naman kasi simula na nagsimula ako, yung opportunities na binibigay sa akin ng GMA at ng Artist Center, tuloy-tuloy. So, it's up to me how to handle it and how to take full responsibility for it. Yeah. Yes. Thank you, Steph. And thank you, Wade, for the questions. This time around naman, questions natin magagaling kay Miss Kate Adahar ng Random Republica. Hi, good afternoon. Thanks, Chester. Hi. Hi, Miss Kate. Congratulations. thank you. First question, outside of showbiz, ano yung iba mo? Kasi nakita ka na namin as actor, parang well-rounded ka sa pag-perform, ano? Ano yung mga hilig mo outside of showbiz at yung mga gusto mo pang ma-pursue? Ah, okay. Sa pursue in terms of sa kung sa showbiz muna, yun nga, gusto ko pang i-develop yung hosting skills ko. Nabigyan na ako ng opportunity ng GMA and GMA Artist Center na mag-handle na isang show. Actually, a game show called Game of the Gents na kasama ko si Andre and eventually si Ruru naman yung nakasama ko. It was very fun. Napakagandang experience nun para sa akin na para sabihin ko na kaya ko naman pala. So, GMA, baka naman. Pero kung outside, nung college kasi ako, well, di kasi ako fortunate enough no, na makapag-enroll sa gusto kong school for culinary. Pero hilig ko yun. Hilig kong kumain at magluto. Pero, ayun. So, kung mabibigyan din ako ng talagang oras at actually, oras lang eh. Yung dedication sa akin na yun. Kasi hilig ako eh sa mga, lalo na sa mga lifestyle shows, mga travel. Yun. So, more on, para sa akin, yung pang-akin, is talagang masabi ko na kaya akong magluto ng 10 recipes na adobo. Yung gano'n. Pwede ka pala mag-cooking show. yung second ko naman, if, ano, hypothetical question, kung tatanungin ka ng executives na ang tagal mo na sa GMA, kung bibigyan ka namin ng sure project, sino yung gusto mo makatrabaho, anong klaseng project? Ah, ganda niyan eh. Dami talagang shows na pumasok sa isip ko, pero kung bibigyan ako ng pagkakataon, kukunin ko yung mga top heroes ko. Actually, meant to mention sila, but yun nga, of course, nandyan si Kuya Will, nandyan si Bossing Vic Soto, andun si Michael V, andun si si John Lloyd, andun si Dong, si Kuya Dong, at wala ako dun. Yun pala yung... Dahil gusto ko na magawa nila kung ano yung nasulat kong show para sa kanila. Oh, gusto mo magsulat. Yes. Ganda. Pahambol na question lang, ano, yes. In terms of your personal life, yes. How happy are you? And ikaw ba, kung in a relationship, isha-share mo ba or mas gusto mo to keep things private na? Yun nga, parang doon sa previous question ko an hour ago, parang sabi ko, there is a difference between secrecy and privacy. So, for me, pagka dumating na, gusto ko alam ng tao. Pero not to the point naman na tipong
sobrang all out. Ewan ko, it's just me, my personal preference, pero yes, kami po. Andun lang po kami ng isang araw. Parang ganun lang kakasual, di ba? Pero hindi maikakaila na talagang love namin ng isa't isa. So sa ngayon, privacy or privacy ang Kahit gusto natin i-public, wala nang maipapublic. Okay. Thank you. And at least may renewal. Congratulations. Thank you. Thanks, Chester. Thanks, Ate Kate. Next question naman natin, manggagaling kay Mr. Jeng Bauto ng show business na babasahin ko po ulit. Okay. First question po. Comedians are sometimes called the saddest person in real life. Okay. Was there a moment sa personal life mo na sobrang nag-down sa'yo and paano mo inaliw o chinichir ang sarili mo? Okay. So, actually, hindi ko na ilalayo yung time frame niyan. Especially when we heard the news about kay Direct Bert De Leon, our director of ng Bubble Gang and the longest and actually the director of Pepito Manaloto. I was also able to have the opportunity na makatrabaho siya, hindi naman sa gag show, but family sitcom, which is Pepito Manaloto. Very fortunate ako. So, nung nandiyan na yung balita at ongoing na yung nangyayari, syempre mabigat. Sobrang bigat. Hindi ko makakaila yun. At hindi ko rin maitatago na talagang napakabigat sa akin nun. Of course, we've grown closer, lalo na nung dumating na yung Pepito Manaloto. But, yun nga, sabi ko nga, napaka gandang blessing din and very grateful ako na dami niya na ituro sa akin na hindi ko lang magagamit sa isang show pero magagamit ko talaga sa career ko. And malungkot pero si Direk Bert all smiles lagi yun eh. So I'd like to also keep it that way sa work for us to, you know, talaga nga namang tuloy-tuloy lang yung good energy namin. Because I know, yun din naman yung gusto ni Direct Bert para sa amin. And the last question na from Kuya Jeng. Ang mga comedian daw, lapitin ang mga babae. Totoo ba to sa'yo? Sorry. Nag-choppy ka. Ulitin niyo po. Joke lang. Okay. Totoo ba yun? Lapitin ang babae? Di mo naman masasabing lapitin ang babae. Pero, lapitin ang kaibigan. Safe tayo eh. Hindi. Lapitin ang babae? Hindi naman. Pero I'm confident enough to say na pagka meron talaga akong napusuan, syempre, gamitin na natin lahat ng balang pwede para makuha yung matamis na oo. Yun na yun. Yun, no? Thank you po. And thank you for joining for the question. Thank you. Thank you din. Next naman magtatanong si Mr. Chad Solis ng The Manila Feed. Thanks, Chester. Hi, Sel. Hi! Congratulations! Hi. Ayan. Thank you. So for my first question, Sel, isa ka sa kilalang or one of the ace comedian ng Kapuso Network, no? Pero I'm just curious, yung bang pagpasok mo sa linya ng komedya, is it aksidente lang ba? Or nung pumasok ka sa showbiz, yun talaga yung path na gusto mong tahakin? Yung maging comedy actor? Yes. Actually, dun tayo sa pangalawa, yun talaga yung gusto ko. But the thing is, hindi ko alam kung paano. Saan magsisimula? Paano ko i-hone? Ano bang kailangan kong gawin? Na through the years, dahil nga sa opportunities na binigay ni GMA, na de-develop ko. Sana. Pero, marami nga nagsasabi nga na hindi nila in-expect na gustong-gusto ko to. Parang, yes, gusto ko to. Although ako, hindi ko in-expect noon to na anong klaseng comedy ba yung kaya ko magbigay. Napakaraming
types ng comedy. May pwedeng nahuhulog na lalaglag kung nasasaktan na comedy. Ang dami. Dami. Siguro na naswerte lang ako na ang aga kong natanggap sa Bubble Gang para malaman ko ano ba talaga yung trip ko. Kung may maiko-contribute akong humor sa GMA, ano yun and what separates me from the rest. So yun yung mga naging parang factor sa akin na dito pala. So mahal ko naman yung ginagawa ko, pero dito pala sila natatawa. Okay, sige. Minsan ko na lang gagawin to. Charot. pero yun. Yun siya. Pero yun nga, noon pa man, comedy na. Ano, Chef, yung mga naging challenges mo as a comedian? Nagkaroon ba ng time na parang kailangan mo mag-deliver na magpatawa, pero parang wala ka dun sa mood or parang hindi mo makuha yes. yung timing and yes. ano mo yun na surpass? Actually, very thankful ako na may mga ganun akong experience para the next time it happens, alam ko kung paano yung mangyayari. Hindi naman, some of the shows are of course pre-taped para na-edit, mapakita yung best output when it comes to TV. But there are times na talagang nasa slump ka. Yung parang, oh my God, ano ka ba? Yung kahit ayaw mong gawin, ayaw ibuka ng bibig mo, yun yung lumalabas. Parang, oh my God, ang sama nun. Kunyari, galing ka sa breakup, ganyan. Pero kailangan mo magpatawa. May ganun ba? yung ganun, ano eh, dumarating yun eh. Pero yung, imagine, nakabato ka ng walay na joke. Gusto mong bumawi, yung pangalawa mo, wali. Yung pangatlo, muwi ka na. May mga times na may experience mo yun with the fact na kasi gusto mong pagbutihin kung ano yung ginagawa mo. It's just that there are those days na talaga nga naman, dude, tulog mo na yan. And I'm very fortunate na experience ko ngayon kasi next time na mangyari yun, tulog na ako. Pag ibabato, hindi ko kaya, sige, kita-kita na bukas. And of course, pinagdaanan ko yan. And very happy ako na sa Bubble Gang. Yun nga, hindi mo maaalis yung, puro mga komedyante doon eh, hindi mo maaalis yung Alaska. Yung pag-Alaska. And for me, ano yun, napakagandang motivation yun na, teka, sige, babalik ako next year. De, joke lang. I mean, next day. Chef, for my last question, nakaraang contract renewal mo, no? If you're yes. going to look back dun sa naging journey mo sa showbiz, how would you describe it? Oh. Para sa akin, sa pinakasimple ko siyang pwedeng masabi, it was not easy, but it was definitely worth it. Sobrang worth it. Lahat ng trials, lahat ng mga bumps ko sa showbiz, and lahat ng accolades na natanggap ko and nabigay na opportunity sa akin, sobrang worth it siya. Especially now na nagulat talaga ako, surprise talaga tong Pepito Manaloto unang kwento. Actually, hindi ko siya in-expect na mangyayari sa akin, but I'm glad it did. So, yun. Tapos, tuloy-tuloy, ito, second season. Ang saya. Thank you, Seth, and congratulations. Thank you. Thank you very much. Thanks, Great Chad. Next naman na magtatanong si Mr. John Bueno ng Kumagka. Yun. Hi, Seth. Tarzan. Hi. Good afternoon. Ayan, medyo mataba, pasensya na. But I know you've got a really good career, but for starters, hindi naman siguro puro rainbows and butterflies ang nangyari sa career mo. Now, yeah. When do you think was like the lowest point of your career, and how did you overcome the challenges? Lowest point, I guess is meron na akong
meron ako like years before na pagka pangit yung nagawa ko, ayoko na. Na parang dapat hindi. Kung pangit, aralin mo saan nagkamali. Para the next time you step up to the plate, you know what to do. Para sa akin, isa yan sa naging slump ko na parang, ayan, hindi ako marunong, ganito, ganyan. And sa totoo lang, kung wala rin sila Kuya Betoy, si Kuya Paolo Contis, Dos Quizon, Kuya Tonyo, hindi ko ma-overcome yung pagka low in confidence ko. Hindi rin dahil sa kanila. So it's actually a blessing that I had friends from work na hindi ko lang sila matatawag na tipong work friends but as a genuine friend to help me get through yung challenges nga na parang feeling ko hindi ako okay. Dumadating talaga yan eh. Hindi mo naman maiiwasan yan. And it's just up to me how to handle it. At fortunately, yun, nakabangon. Tapos, doon sa experience na yun, ang dami kong dinevelop sa akin. So far, career now, 2021 has been great. Ang daming opportunities na dumating sa akin. Seth, aside from, of course, the showbiz career that you have, do you have other businesses? Yes. Actually, before, now naka-focus ulit tayo sa showbiz. But before, I had several car wash. Pero yun nga, dahil sa pandemic, yes. Parang kumunti yung gustong magpahugas ng sasakyan nila. Pero before, yun nga, car wash and food. Way before naman kasi, before talaga nagkaroon ng peak ang online small food businesses, we had those for years. I mean, 2017 pa lang ginagawa na namin yan. And so far so good, especially nung first year ng pandemic kasi yung surge ng orders noon, parang there was a time kahit puyat ako na tipong mga apat na oras lang yung tulog ko o dalawa o isa, wala namin gumising kasi wala namin luto. And it's a family business kasi, and I'm actually also happy na I get to help. Well, my next question is, how has GMA helped you with your career goals and financially? Na may naipunder ka ba ayon sa kinita mo sa GMA? Yes, I actually have an island right now. Wow! I feel so poor all of a sudden. No, but actually, it's actually nice that even before we had workshops under GMA na how to handle our finances. Especially diba pagka when I was starting, I mean, tapos dumarating yung ganyang income na I wouldn't expect na okay, so paano ako gastusin to? Gastusin ko sa lahat. We were fortunate enough na nagkaroon kami ng ganong lessons. And nung una, parang nung bata-bata ako, parang, ba yan? Totoo ba yan? But now, especially when the pandemic hit, thank God I saved. Parang ang laking tulong pala ng savings and investments. So parang ngayon, I'm blessed na we have a roof under our heads. Everything is good. Everything is stable. And it's all because of kung ano yung in-invest ko like years before. Yun. Alright. I can't wait to be on your island soon. Thank you and congratulations. Thank you for the time. Thank you. Thank you. Right. Thank you.
Thanks, Kuya John. And last set of questions naman will come from Mr. Nash Tabares of Peligula Media. Hi! Yun. Hi. Kayang gawin. Actually, masasabi ko na nandun ako sa gitna eh. Yung mga ginawa ni Kuya Bitoy is iconic for the reason na siya ang nag-develop nun. I'm just gonna be very, like for example, Pepito Manaloto, unang kwento, very fortunate enough ako na binigyan niya ako ng pagkakataon na ma-share niya sa akin kung sino si Pepito. At kung magkakaroon ako ng role na ginawa niya before, hirap ha? More or so, si Tita Trillo Tutuman. Detailyo tutuman talaga yung gutom-gutom kong gawin at para talagang marami akong matututunan at hindi matititakin pagka meron akong katalanan. Pero kung yung talagang sabihin ko na hindi ko mahirap to, Kuya Bitoy lang to eh. Dami actually kung ano hindi ko na mention, yun. Ako kasi si Cecilio, para sa akin talagang paboritong role yun. Eh. So kung bibigyan ko pagkakataon, why not? Why not aralin? Yan. Yeah. Oo nga eh. Parang naging ano na yan eh. The yearly habit na yan na pagka-count na doon talaga sa GMA natin sinaselebrate eh. Pero now since medyo lumuwag na nga ng konting restrictions, most likely sa ano kami, Pampanga kami together with all of my family. I'm just very fortunate and grateful and blessed na talaga namang even with the pandemic, lahat ng family members ko ay healthy and okay sila. At yun, for me, siguro doon na lang, just like order food and, you know, celebrate together. Yun naman yung pinaka-importante, yung magkakasama tayo sa Pasko. Not just family, pero yung loved ones. Yun, loved ones, kasama mo loved ones mo. So yun. Tapos Boracay the next day. Tapos island hopping, Palawan, joke. But hindi. Thank you very much. Thanks, Kuya Naz. And syempre maraming salamat po sa lahat ng vloggers na nakasama natin hapon. Pero bago lahat, Sef, baka may message ka sa fans mo, and you may also promote your current and upcoming projects and plug your social media handles as well. Okay. Again, guys, thank you for this opportunity. Thank you for sharing this celebration with me. Thank you for all your questions, sa lahat. Thank you for being here. And I'm just very proud and honored na, and blessed na tuloy-tuloy tayo sa GMA. Thank you, Artist Center. GMA Artist Center. And of course, thank you, GMA, for all and everything that you have given me and will give eventually. pero I'm just very grateful na nandito ako ngayon and nagpapasaya ng mga kapuso nating nanonood. And with that, ito na nga, kakatapos lang na anniversary namin, 25th year anniversary ng Bubble Gang. Nakaka-proud. Nakaka-proud talaga na isa ako sa cast ng Bubble na nag-celebrate ng 25th year anniversary. And of course, ito na nga, second season, na bigyan tayo ng second season. Maraming salamat kapuso sa panonood nyo. Pepito Manaloto, ang unang kwento. Maraming salamat. So, yung dalawang show na yan, masasabi ko, guys, see you 2022. Tuloy-tuloy lang tayo.
We'll be right back.